congratulate Phil. Actually, she's in the Philippines right now. Phil, you can unmute your mic. Thank you, Sir Jen. Wow, congratulations. Thank you. So, first, hinga ka muna malalim. Kasi baka nasa langit ka pa. Parang speaking test din to, sir. Kinakabahan. Okay. So, yep, without further ado, Phil, okay, please tell us about your little background. We want to hear something from you. Okay. Hi guys, good afternoon dito sa ano sa Philippines. Tas good morning yata dyan sa Middle East. So, I'm Philline Rose Mendoza. Actually, I have worked in the Middle East for about 9 years. So, last year lang din ako nag-exit sa Saudi ako nag-work sa Riyadh mismo. And eventually umuwi ako dito just to take the NCLEX exam kasi medyo mahirap, hindi ko siya kayang pagsabayin the work and review. So, I decided to go back home dito sa Pilipinas and took the NCLEX. And after nun, ayun, tuloy-tuloy naman na nagkaroon ng mga offer, ganyan. Tapos ito, itong pinaka-struggle ang IELTS kasi. So, actually, sir, alam mo naman yun, di ba, na message kita dati. I took the exam last June. Pero, yun, sablay kasi hindi umabot yung speaking score. So, 6.5 lang yung nakuha ko. Siyempre, tao lang din tayo na parang lungkot-lungkutan ka. Yeah. Ay, bakit ganun? Although, first time ko kasi siya. So, parang self-review lang din. Tapos, tingin-tingin sa YouTube kung paano. So, yun. Ang examiner ko that time was an elderly Filipina. Although, mabait naman siya. Siguro lang din, nung time na yun, I really stutter a lot. Tapos, parang, hindi ako confident sa sarili ko. Not like, neto lang, nung nag-exam ako nitong September 1. So, hindi totoo. Guys, di ba marami tayong naririnig na? Parang, if you take the exam during this month or September, kasi di ba nagpapalit sila every 4 months. So, ewan ko lang kasi first day ng September ako nagpa-book. So, nung Tuesday lang yun. Ayun, yung... Tapos, ano ba? Ano yung computer-based dancer na tinake ko? Actually, that's my second question. Where did you take? You already mentioned the date and what kind of modes or under which one? British Council or IDP? Actually, sir, kasi dito sa Manila, ang open lang na testing center is IDP sa Ortigas. So, ang British Council, alam ko, hindi pa sila nagkakonduct dito. Although sa mga provinces, they started to conduct the exams, but not here in Manila. So, yun, nagpabook ako sa IDP Ortigas nung September 1, academic module, syempre, tapos computer base. So, yung preparation ko, actually, nung, yun nga, di ba, nag-take ako nung June. After kung mag-take, pina-remark ko pa yon, syempre, di ba, ang kapal ng mukha ko. Pero, parang walang what if. Sige lang. Pero ganun pa rin, remain the same. So, sabi ko, hindi to pwede kasi parang, alam mo din naman siguro, bawat isa sa atin, alam natin yung capacity natin, ganyan. So, ayun, I came across sa link ni Sir Jeff before. Pero sa sobrang mahiyain ko, hindi talaga ako nagpa-participate. Ano lang ako, silent ano viewer lang ako. So, yun, ganyan, pag every time na may success story, ganyan, pinapanood ko siya kasi parang nakaka-inspire na yung tipong pinagsasabay yung work, tapos yung review, tapos ganun yung mga nakukuha. Sabi ko, sige, one day ako din yung ano, yung makakapag-ganyan. Wala lang, ganun lang sa isip ko na ano, para lang ano. Tapos ayun, nung ganyan, ganyan pa rin, nag-a-attend ako ng yung every mock ninyo, sir, every Thursday kay Miss Mandy. So, gano'n, nakikinig lang din lang ako, nagtitake notes lang ako ng mga ano pointers nila. Sabi ko, ang gagaling ninyo, ang gagaling nung mga talagang mga nasa group, sabi ko, ang galing nila, pag ako nag-mock dyan, baka sumablay ako kasi nga, sa sobrang mahiyain talaga. Tapos ayun, nung ano na, nag-focus lang talaga ako sa speaking kasi wala na akong pakialam sa listening, sa reading, tsaka writing. Yes. Kasi yung previous score mo was okay na yung band score mo. Yes, sir. Okay na po. Kaya,
yung ano ko lang talaga, sablay lang talaga, ano, na, ano ko, ano ba, ate ko tumatawag. May tumatawag. Sabi mo, nakalay tayo later. Kaya nga eh. So, yes. So, ayun, ayun si guys, while waiting sa kanya, huwag tayong mahihiya. Kabado tayo, parang like, ill. Pero look at her right now. Okay, sorry, let's continue, no problem. Preparation. Ayun, preparation, like for your reading, listening. Actually, sir, yung sa ano ko, sa listening tsaka reading talaga, doon lang ako nagpa-practice sa IELTS online. Kasi prior pa nung ano, nung nag-take ako nung June, may nalaman ko na yun, nagsa-search din ako sa internet, ganyan, sa Lefora, gano'n, na may nag-share before nung link, sabi daw na just try it na ano, okay naman daw, tapos mabibigyan ka doon ng scores, tapos yung mga rationale din sa reading kung bakit yun yung sagot. So, I tried that one, tapos parang halos, hindi naman lahat, pag kung ano lang yung gusto kong sagutan, kada ano niya, ang tawag na ito, yung sa mga practice test, yun lang yung sinasagutan ko, buong yun, sinasagutan ko lahat ng listening, lahat ng reading. Pero writing talaga, hindi ako nagpa-practice kasi nga, hate kong magsulat. Lalo na yung sa bar graph, ganyan, mga pie chart, hindi talaga. Pero pag essay, okay lang ako. Ang sinunod ko lang doon, siguro, nanood ako nung kay, ano, sa Ito Language, kay Jay. Ayun. Doon lang ako. How about yung speaking mo? Kasi you said that you work hard for this. Paano ka nag-prepare this time sa speaking? Actually, sir, nakasubscribe na talaga ako sa speaking app. Tapos, ayun, yung kay Keith sa speaking success, tama ba yun? English speaking by Keith. Ayun, nanunod ako noon every Tuesday and Thursday. And then, sir, actually kasi nga, so sobrang gusto ko nang pumasa, sinabihan na ako ng mga kapatid ko na magpa-coach ka na. So, I texted someone, nakita ko rin lang siya sa Facebook. So, nagpa-coach ako sa kanya for 10 hours yun, sir. So, siguro mga 2 weeks kasi hindi naman araw-araw. So, yun, dun din siguro nahasap. Kasi before talaga, when I speak, pag nagpa-practice, sobrang kaba, maririnig mo sa boses ko, sobrang kaba. I stutter a lot. Really, sir? Actually, now, until now, I think parang kinakabahan ka pa. Oo, oh, kabado talaga ako, sir. Yeah, sabi ko nga sa iyo, sir, masyado akong mahiyain. Mm-hmm. Ayun, tapos nung nagpa-coach ako doon, ayun, eventually, natanggal ko rin yung mga feelers ko na madalas din akong ganyan. Yun yung napansin ko rin nung nag-exam ako before, tapos nung etong nag-exam ako nung Tuesday, doon ko na-realize na doon talaga rin na nag-improve talaga yung sa speaking ko talaga. Tapos ayun, pagka walang ano, session sa coaching, araw-araw, nagpa-practice ako ng bawat question, tapos meron akong, ang tawag nito, yung sagot, yung ano yung isasagot ko, lalo na sa speaking, ay part 2. Yun ang ginagawa ko para at least hindi ako mabigla anything na ibigay matanong sa akin on the day of the exam. Meron akong pre-prepared na ideas. Tapos ayun, magsalita ka sa harapan ng salamin. So you just prepared ideas, ha? Not the exact paragraph or sentence. Okay. No, just ideas on certain topics. Kaya yun, medyo marami-rami. Yep. Okay. So now, let's move on to your actual exam. So, night prior your exam, paano ka nag-prepare? Nag-review ka pa ba? Actually, sir, nagbabasa pa ako nung gabing yun. The night prior. Tapos nagsagot pa ako ng isang set ng listening tsaka reading. Kasi for the past few weeks talaga, hindi na ako nagpa-practice kasi nga, ang focus ko na lang sa speaking, tapos sabi ko, kung hindi ko man maabot yung band score ngayon na sa OBS, i-combine ko na lang. So sabi ko, ito na lang. So the night prior ng exam, isang set lang, listening, reading, tapos isang writing lang. Kasi hindi talaga ako nagpa-practice ng writing, kaya sablay ang writing ko. Before tayo If you don't mind, could you please tell us about your score now?
Like listening or anything. Sure. Kasi ayan yung mga next question. Okay. Listening 8, reading 7.5, tapos writing 6. Aminado naman ako to kasi hindi na talaga ako nagpo-practice. Then speaking is 7. Wow. So overall band score is 7 naman to. Wow. So hindi na kailangan mag-combine. Actually, ganun din ako noon eh. Diba, sabi ko magko-combine na lang ako. Pero since nakuha naman yung overall score, okay na din. So now, doon na tayo sa actual exam. Kamusta yung listening, reading, mga questions? Actually, yung sa listening, sir, hindi ko naman din in-expect na mag-ganun, mag-8. Kasi Waterloo ko talaga yung sa map. Kasi meron siya part 2 yata doon sa listening. Map siya. Sabi ko, ito na naman, patay na naman ako. Eh, apat na ano yun, items yun. Sabi ko, naku, patay na naman ako rito. Sabi kong ganun. So, sige, pakinggan ko lang. Sinagutan ko siya. Tapos, parang mas madali man lang siya, yung listening na yun. Yun lang, nahirapan lang talaga ako dun sa map na yun. Kasi hindi ko talaga siya gamay. Tapos sa reading, ano ba ang reading ko? Medyo, Puro true, false, not given ba? Meron, sir. True, false, not given. Yes, no, not given. Tapos, matching headings. Matching headings. Mukhang may hirap yung mga... Filling the blanks. Mukhang may hirap yung mga tanong na yun, ah. Oh, sir. Sabi ko, ala, matching headings. Eh, isa rin yun na hindi ko talaga siya gamay. Sabi ko, sige lang, basahin na lang yung pinakauna, tapos hanapin na lang dun sa mga keywords. Ganun na lang ginawa ko. Skimming, tapos, ayun na, scanning na lang. Kasi parang yung una niya, yung passage 1, medyo madali lang siya. Mahanap mo talaga. Kasi yung passage 2, medyo mahirap na. Tapos lalo na yung passage 3. Pero yung fill in the blanks nun, meron kang pagpipilian. So, mas madali mo siyang mahanap dun sa reading passage. Kasi ang haba nung reading 3. So sabi ko, patay na naman ako kasi pag fill in the blanks, tapos walang pagpipilian, saan ko to hahanapin? Ang hirap niya. Ayun, sa awa ng Diyos, meron naman merong pagpipilian. So, madali siyang makita sa reading dun sa mismong passage. Ayun. Yeah. Sa writing naman, sir, ang nakuha kong sa task 1 is line graph regarding sa air pollutants in the UK from 1995 to 2000, something ganun. Tapos, ayun, parang tatlo lang yun na i-compare mo sila. Pagtitignan mo madali, pero sa akin kasi hindi ko talaga siya hindi ka nagpa-practice. Oo. Hindi ako nagpa-practice. So ayun, sinulat ko lang yung alam ko doon. Tapos yung part ayun sa task 2, ang tanong sa akin, some people think it is more important to spend public money on promoting a healthy lifestyle in order to prevent illness rather than spending on the treatment for people who are already ill. So, to what extent do you agree or disagree? Yun yung task ko. Okay. Okay, guys. Sa mga listeners natin, make sure na inonote nyo rin kasi nagre-recycle sila ng questions. So, better you can prepare for this type of question. Oo, totoo yun. Okay. So, paano mo in-attack naman yun? Sir, far praising yung sa pinakauna. Hindi ko na maalala kung nung sinabi ko to. Sabi sa yun. Okay, yung question ko siguro, na lang. Gumamit ka ba nun ng mga high vocabularies, connectors? Actually, sir, connectors lang talaga. Pero yung mga, matitinding mga English, wala talaga. Kung lang yung feel kong isulat, yun lang ang sinulat ko doon. Pero completed mo naman yung task, di ba? Both tasks, na-complete ko naman po, sir. Okay, so yeah. Kaya nag-fall din ng 6. Well, at least, okay na rin kaya yung 6. Ang hirap. So, okay. Now, let's move on to our speaking. Yung favorite one. Sino yung examiner mo na this time? Anong itsura? Actually, yung una, Pilipina rin. Mabait din naman yun yung una. Siguro lang talaga. Hindi ko lang talaga time. Itong Tuesday, she was also a Filipina, an elderly na. Chinita siya na medyo maliit. Pag nakita mo siya, parang seryoso. Ganun. Kasi hapon ang speaking ko, 1:45 p.m.
So, nung nag-lunch break siya, nakita ko na siya doon sa hallway ng sa IDP. Tapos ayun, sabi ko, ah, ito pala yung ano, examiner namin. Sabi kong gano'n. So, oh, pangatlo akong tinawag. Ayun, nung lumabas pa siya kasi yung nag-a-assist, hindi niya ako pinapasok. Tapos lumabas pa yung examiner. Sabi niya, is she ready? Gano'n sabi niya. How do you pronounce this name? Filline? Tapos sabi ko, it's Filline. Oh, kasi usually pagka, hindi nila ma-pronounce yung pangalan ko. Oh. Tapos sabi, how do you pronounce your name? Sabi niya, papasok pa lang kami sa ano sa loob ng room. Sabi ko, it's Filline, ma'am. Sabi ko, oh, okay, Filline. Sabi niya, okay. Wow. So, and then, Filline, ano yung mga naalala mong questions? Part one. Okay. Ayun, pagkapasok, syempre, medyo okay naman siya. Kaya sabi ko, sige. Talagang pinagdasal ko yun na tanggalin yung kaba ko. Kasi pag ako naunahan ng kaba, wala na ako masasabi. So, part one, ayun, ganun yung, do you work or do you study? Sabi niya, ganyan. Tapos ayun, sinagot ko naman siya, ganyan. Sabi ko naman sa isip ko, tama naman yung sagot ko. Ngayon, yung parang, yung momentum nandun na kasi, hindi talaga ako nag-stutter that time. Pagkakaalala ko talaga, hindi rin ako nag... Wala akong feelers na, ganun. Yung mga ginagamit ko lang na naalala ko sinabi sa akin, kung mag-feelers ka man, dapat yung mga parang... hindi naman however connectors nga pala yun. Basta huwag kang gaganon sabi sa akin. Tapos ayun, regarding also sa gift, nagtanong din siya. And isa pa, how... about meeting people. Yeah. Sabi, ang tanong niya yung parang, how often do you meet people? Sabi niya sa akin. Sabi ko, as of the moment, because I'm not working, sabi kong ganun, I don't meet a lot of people. But previously in my job, yun, siniksik ko yung trabaho ko dati. Ayun, kaya na-expand siya. Parang, yeah. Sa tingin ko sa kanya, kahit hindi naman siya ngumingit eh, at hindi rin naman siya yung parang nag-a-agree sa akin. Pero, makikita mo yung ano expression niya, 'di ba, makikita mo sa mata ganyan na parang okay, sabi ko sa sarili ko. Okay, nasasatisfy naman siya. Sabi ko lang sa isip ko para lang palakasin yung loob ko na just to keep talking. Tapos pagdating sa part 2, ayun, binigyan niya na sa akin yung paper. Okay. Tapos parang describe a mistake. 'Yun yung topic ko sa part 2. Feeling ko, hindi ko natapos yung 2 minutes kasi nag-follow up siya ng isang question. After nun, nag-proceed kami sa part 3. Yun. So, see guys, yung mga question, kung talagang nagpa-practice kayo palagi madalas, ma-encounter nyo yung mga question common like gifts and meeting people. So, good. So, how about your part 3? Ang part 3 niya, ito yung tanong sa akin. Ang tanong niya sa akin yung parang, do children make mistakes easily? Yun ang tanong niya. Tapos parang meron pa siyang tanong parang, what should parents do if their children make mistakes? Actually, Sir Jeff, sorry, hindi ko na talaga maalala yung sinagot ko sa kanya. Kasi parang na-blanko na ako pagkatapos niya akong tanongin sa mga bagay-bagay na yun. Tapos tinanong niya pa parang, ano yung regarding sa... yung bang mga calculator dictionaries, nakaka-help daw ba yun to prevent mistakes sa mga bata? Yun ang tanong niya sa akin. Ayun, in-expound ko na lang kasi parang nabigla ako sa tanong, ha? Anong sasagot ko rito? Parang, okay, naubusan na yata ako ng English, sabi ko sa isip ko. Pero sige, ayun, ganun. Nag-isip muna ako, nag-pause ng konti, tapos ayun, diretso na. Tapos ayun, ganun lang siya. So, during your speaking, gumamit ka ba ng idiomatic expressions and as well as big words, connectors? Ako, sir, may idioms lang akong konti. Pero big words, wala din po. But connectors, marami siyang connectors para lang yung ideas mo to keep the ideas flowing spontaneously and smoothly po. Yun lang po, sir. Wala din talaga akong nagamit ng mga high floating words. Yeah. As long as I think meron kang fluency and you have a good organization and plus no hesitation, like, yes. And the most common feelers, especially sa Philippines, napaka-particular, yes, nila dyan, lalo na pagkabayan yung pag-Filipino yung examiner mo.
Totoo hate yan, na hate sir, nila yan. So sa mga nasa Philippines, you can learn from Philline. So yes, Philline, now let's move on to your tips and yung mga tips mo para sa kanila. Actually, sir, ano lang po, basta kung ano lang po yung, wag masyadong i-push yung sarili. Kasi pag lalo mong, yun yung naano ko sa sarili ko, pag lalo mo siyang pinupush, hindi mo siya makukuha. I mean, even yung reading ko din dati, Sir Jeff, from 6.5 yung nakuha ko dati. Tapos ngayon, nag-jump siya sa 7.5. Parang achievement ko na naman yun. Kasi hindi na rin ako nagre-review, hindi na rin ako nagpa-practice. Basta lang, ano, constant practice, lalo na sa speaking, guys. Kasi, di ba, yun naman yung, ano natin eh, kailangan natin ma-achieve na 7 and up. Or, di ba? Although, ang listening, reading, tsaka writing, kaya na yan eh. Papayawan mo yan siguro mga isa, dalawa, tatlo. Okay ka na dyan. But basically, ang speaking talaga, yan ang kailangan natin talagang paghandaan. Kasi, yun nga, sabi nga ni Sir Jeff, it doesn't come overnight na, oh, marunong tayo mag-English. Pero, yun pala, pagdating natin dun sa examination room, ganun yung klaseng mga tanong. Eh, syempre, mabibigla ka talaga kapag wala ka talagang practice. Yun lang, Sir Jeff. Okay. Special thanks. Baka meron ka mga speaking buddies na nandito now. I-mention mo yung names nila. Actually, Sir Jeff, ano, one time lang ako nakapag-practice kay Ma'am Charlie. So, thank you kay Ma'am Charlie that time kasi parang, ano din, kahit minsan lang, na-feel ko talaga na magaling talaga siya eh. Nung nagpa-practice pa lang din siya, na hindi pa siya nag-e-exam noon, sabi ko, itong taong to, papasa din to eh. Ang galing niyang magsalita kasi nga yung confidence niya, ando doon na sabi ko, yun yung kulang ko. Kaya nung nakausap ko siya, nung hiyang-hiya din talaga ako, parang kasi siya yung, sige, practice tayo, like, puro English nga. Siyempre, yun kaya nga yung pinapractice yung English. Sabi ko, ay, yun. Kaya yun, thank you kay Ma'am Charlie, kahit hindi na naulit yung speaking practice namin kasi sa sobrang hiya ko talaga. Ayun, may kilala ako rito sa group, kaso nga lang, sa sobrang hiya ko din, hindi na rin ako sumasali. Yun nga lang. Pero you're always watching and listening. Yes, sir. Lagi akong umaattend. Silent mode lang ako. Okay. So, yeah. Guys, if you have question, you can unmute your mic. Let's, Philline, kung nakakabasa ka ng comments, pwede kang balikan mo sila. Like, si Maylin, my question. Ayun, si Ma'am, sino to? Si Ma'am L. Rose. Ay, yun po. Okay. Hindi po ako, sir. Akala niya, sir, ang feeling. Sorry. Okay. Ganun nga po, ma'am, yung listening 8, reading 7.5, writing 6, and speaking 7. So, overall band score is 7 po. Maylin. Saan yun, sir? Wait lang po. Can you please tell who did coach you? Because I'm planning to have a coach for speaking and how much. Ay, ma'am Maylin. Ano ba yung pangalan? Tinanong, nakalimutan ko rin yung pangalan. Sorry. Ito. Si Ma'am Annabelle Panilinan. Siya? ESL tutor siya. Yun. 10 hours kasi yung binigay niyang time sa akin. It cost me 3,500. Yun po. Okay. Hi, Ma'am Phil. This is Maylin again. Is it every day or am I going to choose for the day that I want? Actually, ma'am, if it depends on how you guys will arrange it. Kasi sa akin noon, parang MWF yata kami. Kasi nag-tutor din kasi yata siya ng iba. So, it depends po siguro on your arrangement po. When you did the coaching, did she ask you the question like for the math exam of IELTS? Actually, we're okay. So does she have a Facebook account? Yes po, meron. Ma'am, message na lang kita mamaya if it's okay to you. Thank you so much, ma'am. Congratulations. Philline, you can send it to our group and then I will just share it. Ah, okay, sige po, sir. Okay. Para mas easy. Hindi ka na ma-stress sa mga DMs mo. okay. Okay lang po, sir. Opo. Okay.
So, Mark, we have less than 10 minutes, guys. So, if you have a question, this is your perfect time. So, yeah, may question kayo, guys. So, okay, Mark, you have a question? Hello po, Ma'am Phil. Hello, sir. Congratulations po ulit. Tanong ko lang po, nahirapan po ba kayo magpa-schedule ng IELTS dito sa Pinas po? Actually, hindi, sir. Kasi last month pa po ako nagpa-sched. So, parang ang daming schedule ng September. Nung last month, ha? Hindi ko lang po alam ngayon, sir. Okay. Opo. Kasi po, we're planning po to schedule sana. But anyway po. Just check na lang po, sir. Thank you so much, Mark. Thank you, Mark. Philline, may question si Arian Charlon Estimo. After ng speaking test mo, anong na-feel mo? Feeling mo ba papasa ka or hindi? Actually, sir, to be honest, parang 50-50 ako noon eh. Pero alam ko sa sarili ko na I'm much better than before. Nung sa speaking talaga. Kasi na-feel ko talaga yun eh when I was answering the questions of the invigilator. I was so spontaneous. I did not have fillers. Yeah. And I really think na talagang hindi na ako kinabahan after nung first part ng mga questions nung ni Miss Corazon. Nakalimutan ko yung family name niya. Basta Miss Corazon yung first name. So that time feeling mo talaga level up ka noon and well prepared. Yes, sir. Parang sige, ito na yun. Okay. There's a question from April. How does it feel after the speaking? Because resources for speaking. What's your resources for speaking? Resources lang yung yung speaking app, yung nada-download. Kasi nag-subscribe po ako sa kanya. Nunood ako ng yung kay Keith, yung laging pinapadala ni Sir Jeff sa group. Yon, every Tuesday and Thursday meron siyang sa Facebook tapos sa YouTube. Nung June pa lang prior ako nag-exam noon, pinanonood ko na yon. Parang maganda siyang resources din kasi nga kung paano may mga pronunciation doon, tapos marami kang matututunan. Yun. Other than that, yung sa coaching ko ang resource naman noon, puro ang tanong sa akin, sa Cambridge, 11 to 14 yata. 11 to 14, yung lahat ng questions na yun, nadaanan namin. Tapos, nagpa-practice na lang ako ng sarili ko sa speaking up. Yep. So, if you're asking kung ano yung speaking up, ayun yung IELTS Speaking Practice 2020, yung color green. Hello? Hello, everyone. Naririnig niyo ba ako?